ang mga motorista na papalimot sa isang namamasadang tricycle. Ang tanong nila, bakit ganito na lang makabiyahe itong si Bantay? Kaya ang Hot TV nakibalita mismo sa tricycle driver na amo ng takaw pansing aso. Ako si Didong na amo ni Moyan. Moyang mo. Moyang mo. Ang kwento sa 20 taong pamamasada, dito lang nagkaroon si Mang Didong ng hindi ordinaryong assistant. Pero hindi rin niya maipaliwanag kung paano nagsimula ang pag-angkas ng alaga. Itong si Moyan, kakaiba to. Sumasampa to. Kahit walang pasabi, sumasampa sa aking buong. Sumasakay sa akin. Napakabit ang aso ko. Ang malinaw, ang mga pasahero, kapitbahay, at katoda, proud na proud. Pero ang drama, hindi lang si Moyan ang alaga ni Mang Dido. Marami pa silang man's best friend dahil sa pangungulila pala niya sa kanyang pamilya. Yeah. Parang sinapalas na rin yung anak ko. Malis mo na walang paalam, kuya. Limang po pala yung puso ko. Niwala niyo na ilan yung pinatang yung puso ko. Siyam. 14. Si Mrs. may sarili ng pamilya sa ibang bansa. Ang dalawang anak, pamilyado na sa probinsya. Ang dalawa, kinukupkop ng mga kamag-anak dito sa Maynila. Hindi na binibigyan ako ng mga kapit bahay. Sa dami ko pa sinaaso. Samantala, kakapili ba nitong si Moyan? Hindi lahat basta-basta uma-approve sa eksena. Kumbaga, ang pinaka-issue lang natin dito ay yung mismong act ng paglagay ng aso sa bubong ng tricycle. Siyempre, yung mismong tatal precariously nakabalanse si Doggy sa taas ng tricycle. Anytime, pwede siyang malaglag. Kung makarecover man siya from the fall, there's always a danger na baka masagasaan naman siya ng ibang incoming na sasakyan. Hindi naman kinukondena na dito sa post yung mismong relationship ni Mang Rodrigo tsaka nung aso niya. Kumbaga, yung bond between man and dog, kumbaga, kitang-kita naman natin na sinusunod siya nung aso, mahal siya nung aso, and vice versa. Pero yung maraming natutuwa. Eh, alam ko nga kasi minsan na hindi nagtatabi sa akin na bawal daw. Eh, kung hindi ko pababay ako yung matito kasi pag nakatali, nakakawalan. Taon ng taon, siyempre nakakaya sa mga kapitbahay. Yung ganyan na rin. Yung nagawa ko, ay talagama ko na yung sina. Sa huli, kung merong aral na matututunan, higit sa kakabilib na eksena ni Moyan, ay ang hindi ordinaryong relasyon ni Mang Dido at ng kanyang mga alaga.